PBA Finals na. Merry Christmas everyone! It's Barangay Ginebra versus Bay Area Dragons. Maraming salamat sa sumusuporta dito sa channel. We reached the 100k milestone all because of you guys. Sana nag-enjoy kayong lahat ngayong Pasko. At kung sino yung may mga natirang Grahams dyan, pahingi naman. So, let's go to our ball game. Sa first frame of action, Zusong Wei is hot pero for only a short period of time. 9 minutes pa yung laban pero meron na agad siyang 3 personal fouls. He had 2 fouls already pero ginamit niya pa yung mga pinagbabawal na technique, nanghihila ng jersey, and the ref saw that. Bay Area should be careful with those kind of tactics kasi all eyes in this series. Good first quarter, Stan Hardinger did a good job contra Nicholson as we expected. Buong series na tong ganto, ang bagong love team. Nakabenta na naman ng foul. To be frank, si Stan is a really good flopper. Sana magets ng officials na yung isang bulldozer, ganun lang kanipis na papatumba, diba? Two things na nag-worry ako sa Ginebra sa first period is Kobe Lam is heating up, tsaka even though this is a close ball game, yung mga puntos nila is mga hard way points. 25 to 22, 3-point lead for the Dragons. Sa kalahati ng second quarter, andun pa rin yung pag-worry ko kasi a lot of one-on-one plays sa Jenkins until tumawag na si coach team ng timeout. Nag-iba yung flow ng offense, na-outplayed ni Stan Hardinger si Nicholson sa first half. Attacking him kasi he is not really a type of big man na mabigat yung interior presence. Si Zusong Wei naman, tatlo na yung fouls. Nag-commit na naman ng unnecessary foul kung saan of all people na bibigyan mo ng onting tulak si Stan Hardinger pa, edi kita na naman ng refs. Kailangan ka ng team mo eh. Without Zoo, hirap sila sa mga inside dimes kay Nicholson. Good half also para kay LA Tenorio, exploding for 14 points and gets the F1 kay Nicholson. Though 5-point lead lang para sa Ginebra at the half, 45-40, Bay Area with only 28% sa 3-point distance, which is a good sign for the Jin. So ayun, nod ako ng second half, they just need to maintain Nicholson and Kobe lang. In the third quarter, scoring na si Justin Brownlee, nakapag-adjust na rin si Nicholson sa depensa ng Ginebra, slowly but surely pouring some points for the Dragons. Zhu, Young, and Lam all in double figures to keep the Dragons alive in this ball game, though the only player na missing for them is Hayden Blankley. And a loud crowd sa final 3 minutes ng third because of Scotty Thompson forcing a jump ball contra Nicholson and winning the jump but not the ball, getting some blocks, fans chanting MVP. Kaso dito rin dumami yung turnovers ng Ginebra, but the effort and hustle of all the players is unmatched, 72-64. The energy of Ginebra is superb, carrying the momentum in the fourth. They played solid team defense, coach team always pointing out the mismatches in this game. Mas malalim nga sila kaysa sa Dragons. Halos sa guards ng Dragons, Lam at Glenn Young lang eh. And wala nang solid off the bench. Papasok na naman dito yung mga argument about Miles Powell could have been a different ball game kasi kahit si Nicholson yung bigs nila, talo pa rin sila sa rebounds eh. And honestly, mas masipag sana yung Duncan Reed on crashing the boards. Pero nabawasan yung minuto because of Andrew. Ginebra with 58 rebounds compare to only 35 lang ng Dragons. Who controls the rebounds controls the game. Baka kasi merong issues about the calls tonight. Ako palagi kong ine-emphasize yan sa channel kahit anong team yung naglalaro. Pero on this one, it is fair naman, consistent, tsaka yung strength ng Dragons is missing dito sa game 1. Only 6 fast break points, 30% from the 3-point distance on 42 attempts. Panalo ang Ginebra 96-81. Justin Brownlee with 28 points, LA Tenorio with 22 points, Stan Hardinger with 16 points, Scotty Thompson with 14 points, 9 rebounds and 6 assists, another all-around performance from the MVP. Point out din natin yung Ginebra always anticipating the passing lanes of Bay Area. Tonight, meron lang 20 assists yung Dragons. GG talaga yung Dragons kapag kailangan nila ng puntos. Ibang-iba with Miles. Tsaka iba yung flow ng offense nila. Mas namamaximize yung transition and marami siyang weapon. And his undefeated record speaks for itself. Though it is
too early to say na dapat si Miles na lang. Eh, injured eh. Game 1 pa lang naman, tingnan natin sa game 2. Merong magaling na head coach ang Dragons. I'm sure they are fine right now. Ang importante from the other side is nakuha ng Ginebra ang first blood. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. See you in the next upload. Bye-bye. Dahil tingin kong mananalo ang Ginebra kontra Bay Area, yun nga, malaking adjustment for them kasi iba yung import na maglalaro. Tapos yung matchup, medyo lamang yung Ginebra. Pero sa odds, ay malaki yung para sa Genie Kings. Kaya tatlo yung tinayaan ko sa OKBet. Mananalo ng first half, mananalo ng game, at merong plus 6 ang Ginebra. And guess what? Panalo tayo dahil sa Ginebra. Ganito lang kasimple manalo ng pera if tiwala ka sa team mo. Subukan nyo na rin magbet using OKBet at gamitin ng ating promo code and let's own the win with OKBet.